mga babae at lalaki. At baka umulan na po. So, pakabilisan po, double time. Like this video, please comment down. Ayan, so... sa buhay nila dyan. Ay, pinipicturean tayo, pre. Sama ka lang, pinipicturean tayo. Jaya lang. Ito ang pinakamahalagang event sa isang babae at sa isang lalaki. Yung kasal. Alam naman natin lahat na hindi lahat ng nagkasundong magsama bilang mag-asawa ay pinapalad na magkaroon na sa kanilang dalawa. Una sa lahat, nais ko pong sabihin ko sa mag-asawa, sa lahat ng narito, sa lahat ng sita, at hindi mo nang tatagalan to kasi baka mainitan sila ng gusto. Forma ulanan dahil makulig din. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin. Ibig sabihin, God is the author of marriage. God is the author of marriage. Siya may akda nito. Kaya ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipan na ito ay dapat mag-isip ng mabuti dahil yung kasabihan ng matatanda, ano po ba? Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng isang kaning mainit na isinusubo at iluluwa kapag napasok. Kaya nga, ito ay pinag-iisipang mabuti. Kumbaga, lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Ate, yung kamay mo. Nakaramihan sa nag-aasawa, ang model nila yung mga artista. Artista na kung susuriin ng mabuti yung kanilang family life ay hindi successful yung kanilang mga marriage life. Picture tayo, Anne. So, yung kanilang ipang. So, narinig niyo ba ang sagot ni, ano? Ni John Michael? Hindi! Yes po, Pastor. Jaira! Wala nang palag! Tinatanggap mo ba
si Yes na yes! Oh! Ang pagiging asawa ng buhay ng magkasama ayon si Tinokda ng binalamat demonyo. Siya ba ay yung ibinalimit na dahil? Dating atas sa kinatalsukan ng tanging sa kanya lamang ipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Hilingin natin sa Diyos ang paspas ng kasal. Manalangin tayo sa galit. Para may problema tayo sa mga vows nyo. Pakinggan po natin yung Elis Monitor o ay pangako nila sa isa't isa at tayo ang mga saksi sa pangako nito nila sa isa't isa. Tingin ka sa akin. I feel like Malaki is man in the world. Kasi nagiging asawa ko na si Jaira ng bagong silang. Very sweet, caring, strong, protective, at higit sa lahat. Sobrang mapagmahal. Bonus na lang siguro yung kagandahan. Mami, alam ko marami na tayong pagsubok na pinagdaanan. Lalo na yung dumating si Bununoy. Sobrang saya ko kasi ikaw yung naging mami ng anak ko. Alam kong marami pang pagsubok na dadating sa atin. Pero gusto kong harapin yun ng kasama ka. Papalakiin natin ang anak natin ng maayos at may takot sa Diyos. At higit sa lahat, gusto kong kasama kayo hanggang sa pagtanda at huling hininga ko. Lagi mong tatandaan na nasa tabi niyo lang ako, Mami. Gusto ko din magpasalamat sa family mo kasi sobrang welcome nila ako. Lalo na kay Mama na tinuring ako na parang tunay niyang anak. Ayun, kay ate, na kahit sa una, masungkit siya sa akin. Pero, sobrang supportive niya na ate sa amin. Thank you talaga sa family niyo, Alvida. Pati kay Tito Ray at Red, sobrang thank you ng buong pagtanggap sa akin. Promise ko sa'yo, Mami, na pag may sakit ka, aalagaan kita. Pag malungkot ka, papasayain kita. Pag galit ka, syempre, bibilan kitang pagkain, baka gutom ka. Akala ko galit ka din. At pag nadadown ka, I always cheer you para maging positive ka. At lagi kitang susuportahan sa mga goal mo, Mami. I got your back always. Mahal na mahal kita, sobra kayo ni Bononoy. English! Pass daw, pass. Kung tunay, English nga. Andali na. Ba't wala daw tulis? Hindi ko maroon doon. Tugtog na. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa pagpapasalamat. Salamat kasi tinapad mo yung pangako mo sa akin. Hindi man sa church wedding, pero sobrang saya. Salamat kasi alam natin na hindi man naging maganda sa una yung relasyon natin. Marami man ako narinig na panghuhusga at masasakit na salita. Kadapit na gusto na kita iwan, pero hindi mo ko sinunguan. Salamat sa pagpapatunay na kapili-pili ako. Salamat sa araw-araw na pagpaparamdam na deserve akong mahalin. Salamat dahil araw-araw mo akong pinagmamalaki at araw-araw mo akong pinoprotektahan. Salamat kasi binigay mo sa akin si Nunoy.
Salamat kasi tinanggap mo yung pagkatao ko. Salamat kasi umatong tayo dito. Wala kang pangako na hindi tinupad, kaya salamat. Sana walang magbago hanggang dulo. Sorry sa ugali ko kung minsan hindi ko rin maintindihan, pero ikaw na iintindihan mo. Kay Tito Isara, Tita Helen, kahit wala sila dito, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Salamat po kasi kahit nasa malalayo kayo, ramdam namin yung suporta niyo. Kay Nanay, Tita Yay, maraming salamat po. Nay, sa pagpapalaki kay JM, maraming salamat po sa pagluluto sa akin. Ang may papangako lang sa'yo, B. Basta nandito lang ako. Asa na ba? Ang haba naman kasi. Huwag niyo kasi habaan. Maganda, narito na ako eh. Basta ang pangako ko sa'yo yung nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang best friend mo. Tulad ng palagi kong sinasabing sa'yo, nakakampi mo ko sa lahat. Sabay natin haharapin at kakayanin lahat ng pagsubok na darating para sa mga baby natin at para sa pamilyang pinuo natin. Gagawin ko lahat para hindi maranasan ng mga anak natin yung broken family tulad ng naranasan natin. Wag, ay, wag na yun. Basta pang ako, magiging mabuting magulang ako at sa mga anak natin tulad ng pagpapatunay mo na pagiging mabuting tatay at asawa. Mahal na mahal ko kayo. Uy, mamaya pa yung kiss na bride! Sing-sing muna. Ipinahayag ninyo una sa lahat sa harap ng Diyos. Pangalawa, sa harap ng mga narito, sa inyong mga ninong at ninang at iba pang mga bisita sa mga magulang, ang inyong pagnanais at pangamong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa amin ng Republika ng Pilipinas at ng aming simbahan, ay ipinapahayag ko na si Jan Michael at si Jaira ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni Man. Now, Jan Michael, pwede mo lang halikan ang iyong asawa. You may kiss the bride. First time to habang buhay. Alagaan yung mga anak, mga
kahit kumihan kayo na usap kayo, may pagkakatawa. Mag-usapan nyo. Ikaw, Jai, galit si JM, magpakumbabakta. O kung sino man sa inyong dalawa, magbigayan kayo kasi kung pareho kayo kayo. Walang mangyayari. So once again, palakpakan po natin ang proud manner of our bride. Magbilang. So ready na po kayo? Mukhang binubuksan mo na yung damit mo, ha? Mamaya na, mamaya parang honeymoon. Kiss muna. So sabayan niyo po akong magbilang. So ready na, yakapin mo si bride. Yakap kay groom. In 1, 2, 3, go!